Tahimik sana ang Marcos administration kung wala ang mga Duterte. Agree ba kayo mga tol? Bakit ko po sinasabi yan? Sa isang gobyerno, hindi naman mawawala ang lehitimong oposisyon. At salamat, ang lehitimong oposisyon ngayon, konstruktibo po silang nagkikriticize sa mga pamamahalang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At nauunawaan po natin yon. Pero itong nagpapakilalang tinawag nga nitong si Trillanes na de facto opposition, wala pong konstruktibo sa mga sinasabi po nito. Sila po ay puro paninira ang ginagawa sa kasalukuyang gobyerno, sa ating Pangulo, sa kanyang pamilya at sa mga taong pinagkakatiwalaan ni PBBM, except syempre itong si Sara Duterte dahil kapanalig po nila. Si Sara Duterte lamang ang tanging miyembro ng gabinete ang hindi po sinisiraan ng mga didisheets. Halos lahat naging biktima naman na po ng kanilang paninira. And worse, ayon pa dito sa mga didisheet na ito, tayo pa daw po ang naninira. Wala pong paninira sa ginagawa po namin. Ang pagsasabi po ng katotohanan, partikular sa itok-itok, ay hindi po paninira. Ngayon, dahil po sa mga layunin na yan ng mga Duterte na siraan ng siraan ng ating kasalukuyang gobyerno, lumalabas tuloy kung ano po ang kanilang intensyon. At ito po yung isi-share sa atin dito sa video na ito nitong si Antonio Trillanes. Ayon sa kanya, 5 pagkakataon na pong tinangka ng mga Duterte na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos simula nung naupo po ito bilang Pangulo ng Pilipinas. Panoorin at reaksyonan po natin ang interview na ito ni Malu Mangahas kay dating Senador Antonio Trillanes. Uy, nawala naman. So, yan po ang mga okay, persons of po interest. Natin. Next, mga viewers. Ano po ba talaga ang latest? Kayo ba'y nagmamarites lang? Meron ba talagang kudeta na namumuo laban kay BBM? Ito po, no? Itong balita na ito ay hindi lang naman sa akin ang galing ito. Kung maalala natin, late last year, mismo AFP Chief of Staff na si General Bronner ang nag... Balikan po natin yung balita na yan, ano? Pakinggan po natin ang naging pahayag ni General Bronner sa isang talumpati na kanyang ginawa sa harapan po ng Western Mindanao Command. We would like to unify the organization of the armed forces in the Philippines into one solid professional organization. Marami po tayong naririnig ngayon masasabi natin kung destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating programa. Para lang sa kalinawan ng lahat, kasi baka mag-fearmonger tayo rito eh. Ang sinambit po nitong si General Browner ay hindi po plot, kung hindi efforts. Magkaiba po kasi ang efforts at plot. Ang plot, buo na po ang plano. I-execute na lamang. Pero dito po sa mga efforts na ito, wala pa pong particular na plano dito. Kumbaga, ito po ay paghihikayat pa lamang sa publiko na magalit sa kasalukuyang gobyerno. At the same time, siguro, sa likod po niya ang efforts na yan, binubuo pa lamang nila yung plano. Kaya wag po tayong matatakot na sa ngayon, meron pong mga plano o plot na yan para po patalsikin sa hanay ng mga sundalo, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balik po tayo dito po sa pahayag nitong si Antonio Trillanes. Kumpirma na merong recruitment na nangyayari dun sa hanay ng AFP in connection with destabilization efforts, no? Yan po ay continuation ito nung mga binalita ko kasi ongoing po ito, active po yung ouster plot. At since last year pa yung nagsimula, based on our last count, pang 5 na beses na ito na attempt ng grupo nila Duterte laban kay President Marcos. Alright. Ngayon, ang balita ho, ang nabanggit ninyo, nabanggit ng ibang source, retired military officers galing sa armed forces at ilang active duty Philippine National Police personnel. May denial na ang PNP spokesperson. Ano po ba talaga ang totoo? May recruitment? Okay, panoorin po natin yung sinabi po dyan ng Philippine National Police spokesperson na si Attorney Gene Fajardo or Police Colonel Gene Fajardo. Ito po yung kanyang
sinambit patungkol nga po sa mga pahayag nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Well, bigay natin po sa kanya yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po, ay wala po tayong namamonitor na anumang destabilization na lahat laban po sa ating administrasyon. Git ni Colonel Fajardo, nananatiling apolitical at loyal sa konstitusyon ng pambansang pulisya. Ngayon, ano ang sagot dyan ni Antonio Trillanes? At ako'y umaagree sa kanyang sinasabi. Kasi talagang understandable naman sa hanay po ng ating kapulisan na hindi po yan i-admit. In fact, hindi po kasi yan makakabuti sa ating publiko. Dahil kapag ka nalaman ng publiko na meron talagang ganyan, di mag-aalala po tayo about peace and order dahil yung mismong mga nasa aktibong hanay ng ating kapulisan eh nagbabalak pala ng hindi maganda sa kasalukuyang gobyerno. Kaya kahit merong impormasyon, ang ine-expect po natin sa PNP, hindi po iyan sasabihin sa publiko. Ayan po ang paniniwala dyan nitong si Antonio Trillanes. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Paano nagaganap sa ang mga lugar nagaganap? Ang mga nagre-recruit po, mga retiradong official. Ay, Basher, kaya lalabas si ito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took. Okay, narinig natin si Itok-Itok. May basher eh. Kaya tuloy po tayo rito sa pakikinig naman kay Trillanes. Ng Armed Forces na dati ring appointee ni Duterte. No? So madikit kay Duterte ito mga to. Doon naman sa hanay ng pulis, ito po yung Davao Group, no? May mga aktibo po dyan na ano na ito, na-identify na at na-isolate. Of course, the PNP will deny it kasi nga mabigat ang repercussions niyan if the institution itself will admit na merong ganon, mabublow out of proportion. Kasi kung titignan naman natin, comparatively to dun sa buong police force, eh medyo maliit lang po ito. Ngunit, nung nakaraang araw o kahapon, nagpahayag po ang NCRPO chief. Nagsagawa po sila ng loyalty check, mga tol. Panoorin po nung... We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution, sumusunod sa batas. Inamin ang pamunuan ng National Capital Region Police Office na nagsasagawa sila ng loyalty check. Ito'y sa gitna ng hindi mamatay-matay na issue ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, mayroong programa ang Philippine National Police na inaalam hindi lamang ang loyalty o katapatan ng mga pulis, kundi pati na rin ang ginagawa ng mga ito. Isang programa yan ng Philippine National Police, lalong-lalo na dito sa... NCRPO to check each and everyone. Okay? Ang tawag niyo doon, loyalty check, di ba? We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution. At yan ang tama. Ano? Ang ating mga kasundaluhan at kapulisan should be loyal not to a name of a particular politician kung hindi dapat sa ating konstitusyon. Sana, sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, manatili po ang ganyan sa ating kasundaluhan at ating kapulisan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, relative to that, tinanong din po sa kanyang, ng isang reporter, doon po sa naging media interview niya kahapon, diyan po sa General Santos City, hinggil nga po sa pahayag nitong si Antonio Trillanes. Napakaganda ng sagot dito po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin siya. Okay, unfortunately, yon. Do you have a comment on former Senator Trillanes' claim of brewing a destabilization from PNP ranks? And then, do you see a need for loyalty check po?
I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga disturb na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikitang ganun na namumuliti ka ang mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check eh, katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo, ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record ng mga ano. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng police, sa lahat ng armed forces. Oy, mga Duterte! Yung pinagbibintangan yung bangag na pangulo, ganito mag-isip. Napaka-objective. Sabi niya, kahit hindi niyo ako binoto, okay lang sa akin. Ang mahalaga kung ano yung mandato ninyo, gawin ninyo. Di ba? Yung konstitusyon ang pinakamahalaga sa lahat eh. Tapos itong mga Duterte, kasama ang mga supporter nito, may halo pang panunumbat, partikular sa ating mga sundalo at pulis. Dinoble daw ang sahod, kaya dapat paniwalaan si Duterte. Mga anak ng teteng talaga kayo. Ngayon, balik tayo dito sa sinasabi nitong si Antonio Trillanes. Wala pang 1% ang mga na-identify dyan. Kaya yan po yung sitwasyon. Itong information na to galing po ito sa mga connection natin sa intelligence community rin. Yan ang hindi maikakaila ngayon kasi dating sundalo itong si Trillanes. PMA year po ito. Kaya meron talagang pinagbabasihan ang mga sinasabi niya na ito. Ngayon, nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi sa kanya. Hindi ko naman sinasabing porkit pinocontent natin si Trillanes ngayon, eh dapat na natin siyang paniwalaan. Dahil after all, wala din naman siyang inilalatag na ebidensya sa atin kung hindi salita niya lamang. Ang punto lamang, mag-isip tayo base sa mga nakikita po natin sa kasalukuyan. Katulad ng mga DD sheets, di ba? Ang paniniwala nila, dahil nagsasalita si Jonathan Morales, tama ang sinasabi nito. Pero hindi man lang tumitingin kung ano yung mga ebidensya sa paligid. Oh, kung ang paniniwala kasi nila, eh dapat paniwalaan si Jonathan Morales by his mere statement, eh dapat paniwalaan na rin nila si Trillanes kasi nagsasalita lang din si Trillanes. Pero ang maganda rito kay Trillanes, may mga resulta yung kanyang sinasabi. Like for example, sinasabi nila noon na rumors lang ang ICC, walang mangyayari dyan. Ano ang nangyari? Sinasabi ni Trillanes noon na magkakaroon ng preliminary investigation, lalabas ang probable cause, at ngayon lalabas ang warrant of arrest. Aba, dalawa na yung nangyayari. Ha? Natapos na ang preliminary investigation, meron ng probable cause, at ngayon iniintay na lang natin yung warrant of arrest. Sinasabi niya na merong mga rumors of destabilization efforts. Nakikita naman natin na ngayon. In fact, kapapanood ko pa lamang sa inyo sa PNP. Ang NCRPO particular, nagsagawa ng loyalty check. O, di ba? Kaya, mga didishit, gamitin ninyo yung inyong utak, ano? Kasi kung analogy ninyo, kung logic ninyo ang pagbabasihan natin, eh dapat lahat paniwalaan natin kapag nagsasalita. Dapat paniwalaan nyo rin si Arturo Las Cañas kasi nagbigay din siya ng testimonya sa harapan ng publiko. Pero hindi kami ganun. Ha? Si Jonathan Morales, kung bakit namin hindi pinaniniwalaan, ang daming mga nangyayari sa mga nakalipas na panahon at hanggang sa ngayon na magsasabi na hindi siya dapat paniwalaan. Si Arturo Las Cañas, hindi ako naniniwala 100% sa kanya until such time na matapos ang hearing or trial kung sakasakali man sa ICC, saka lang natin pwedeng sabihin kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. Pero dito kay Antonio Trillanes, malamang sa malamang, baka maniwala kami. Kasi kahit paano, nagkakatotoo yung mga sinasabi niya. At yun talaga ang nangyayari ngayon. But again, baka maniwala kami. Hindi ko sinasabing naniniwala kami kaagad. Tuloy tayo rito mga tol. Everything makes sense naman. Kasi the Duterte camp stands to benefit from any
ouster plot, ano, sa or for any from any ouster ng Marcos administration. At meron din silang motib. At yan talaga ang nakikita natin dyan. Ang mga Duterte ang magbebenepisyo kapag ka napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Mauupo bilang presidente si Sara Duterte, lahat ng mga kinakaharap nilang problema matatapos sa isang iglap. Yung partikular sa ICC at posibilidad din ang China. Kasi alam naman natin ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos towards West Philippine Sea. E kapag ka napatalsik si PBBM, automatic yung uupo si Sara Duterte, pro-China ito. Di balik na naman tayo sa dating gawe sa West Philippine Sea. Kaya tingin ko, katulad ng babanggitin dito ni Antonio Trillanes, sa hanay ng mga kasundaluhan at kapulisan, hindi nila hahayaan na ang naratibo ng mga Duterte ngayon ang manaig. Kasi unang-una, pagtatak sila sa bayan, particular yung pakikitungo pong ginawa ng Duterte administration sa China. Kayo ba naman, mga sundalo kayo, hahayaan ninyo na magiging sunod-sunuran na lamang tayo sa China? Tuloy po natin ang pakikinig dito. Aside doon sa motibo ng ICC, ano, maiwasan nila yung pag-aresto nila, andyan dyan yung gusto nilang bumalik sa poder. So marami silang motibo to grab power from President Marcos. Meron din silang resources, no, to support itong destabilization efforts na ito. At ngayon, so as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long. Mga basher, itok-itok kayo, ha? Sikat na si itok-itok ninyo. Tuloy tayo dito sa pakikinig, mga tol. Hindi. Para magkaroon sila ng chance at na mag-intervene at mag-grab power. Ang nakikita po natin dito, ma'am, na modelo yung ENSA 2 model, okay, na kung saan ay mag-agitate ng general public, tapos pagka nagkaroon ng second envelope moment, ay they will go out into the streets at mananawagan ng resignation or withdrawal of support. At habang nangyari yan, umakasungkit sila ng mga... Alam niyo, mga tol, yung second envelope na yan na nangyari noong 2001 na hindi binuksan, ay yung envelope moment na yan na hindi binuksan noong 2001, tingin ko ang gagamitin ngayon ng mga Duterte yung pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si ba, hindi sila pagbibigyan, eh. Hindi sila papansinin na magpadrug test si Pangulong Bongbong Marcos. Yon ngayon ang naratibo nila. Magpapaulit-ulit sila sa sasabihin nila, magpa-drug test ka na sapagkat bangag ka, adi ka. O kaya magpa-drug test ka na para matapos na ang alingas-ngas na ito. Eh, hindi nga sila papansinin. Kaya ang gagawin nila, gagalitin nila ang taong bayan pero hindi sila nagiging successful doon. Kasi bakit? Unang-una, hindi ka panipaniwala yung naratibo nila. Pangalawa, isang Duterte ang vice-presidente. Ang mga dilaw at pink, hindi sila papayag na muling makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kaya dito nakikita natin na sa puntong ito, hindi man natin kapanalig ng todo sa politika ang mga dilaw at pink. Pero mas magiging kakampi po natin sila ngayon. Dahil pinaka-worst na president nagkaroon ang Pilipinas sa katauhan ni Duterte. Yan ang paniniwala ng mga dilaw at hindi po nila hahayaan na maulit yan sa hinaharap. Kaya pangangalagaan nila, katulad po natin, ang pagiging pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ilang opisyales ng AFP na magwi-withdraw support, edi they're hoping to replicate the results of EDSA 2. Well, opportunity. You talked about it. Ano yung opportunity? Saan ang gagaling yun? Ito ba yung hearing sa Senado tungkol sa
alleged droga use ni President BBM na tinututukan ni Senator Bato de la Rosa. Ano po ba yung opportunity na yun? Saan lang gagaling yun? Ano yung motibo ng mga sundalo para sumanib sa kudeta na to? They are creating opportunities, ma'am. No? Noong unang last year, bumira si Duterte against the Marcos administration, calling on the AFP, you know, to intervene in government affairs. Kaya nanawagan siya, sinusubukan nila kung merong residual support pa siya na nanggagaling sa AFP. Tapos early this year, ito yung polboron video na pinakalat nila at ginamit nila yan as a recruitment tool nung sa mga hanay ng active at retiradong ano no opisyales, pero hindi nag-fizzle out siya kasi wala naman po talagang video. Tapos nag-open war si Duterte sa Davao rally niya. These are opportunities. Inexpect nila that the people will rally around them kasi akala niya ay ganun pa rin siya kasikat. Okay. So ngayon, nung nag-fizzle out ito, nag-create na naman sila ngayon ng nag-create sila ng bagong opportunity in the form of yung Senate hearing ni Bato de la Rosa. No? Part 2 yan, ano, doon sa kanilang communication plan ng agitation. At yung nangyayari na yan, continuing ngayon mga tol, ha? Sa May 13, may hearing na naman si Senator Ronald de la Rosa. Ano pang ine-expect natin doon? Kasinungalingan na naman, particular dito kay Jonathan Morales. Actually, wala nang dapat sabihin pa si Jonathan Morales eh, kasi nasabi niya na yung mga dapat niyang sabihin about sa kasinungalingan niyang PIDEA leaks. Yet, kasama na naman siya sa hearing sa May 13. Kaya dito makikita natin na talagang yung jukebox king at yung puncher man, meron talagang somehow na hindi mawawala sa isipan ng tao na parang sabwatan. Ngayon, kung ayaw po ninyong isipin, Senator Ronald de la Rosa, na walang sabwatan na nangyayari dyan sa hearing ninyo, aba, umasal po kayo ng tama bilang chairperson, umakto kayo ng tama bilang chairperson dyan po sa committee na pinamumunuan ninyo. Huwag nyo nang hintayin pa na ulitin muli sa inyo ni Senator Chis Escudero ang mga katagang sinambit niya last time sa inyong hearing. Para lamang mas maliwanag, muli nating balikan yung mga katagang sinambit sa kanya nitong si Senator Chis Escudero. Kasi parang nagiging sarsuela na po yung inyo pong ginagawa dyan sa Senado, Senator Ronald de la Rosa. Katulad po nito mga tol. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, edo yung informant, para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon daw tigyan Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit ng tigyan Napolcom. Hanggang dun lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, abutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalang binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Ede dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi natatawa na si Jesus Cudero kahit sa kanya sinasabi.
Kasi biruin mo pamantayan ng chairperson. Authentic yung documents dahil may butas ito ng puncher. Ang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang. Nadidinig mo, Senator Ronald De La Rosa. Kaya wag nyo na pong gawing sarsuela yung committee hearing po ninyo. Dapat tapusin nyo na nga po yan eh. But unfortunately, dahil nga katulad ng obserbasyon ni Trillanes, bahagi iyan ng pagtatangka ng mga Duterte na sirain sa harapan ng publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bilang loyal sa mga Duterte, baka kaya ganyan nagpapagamit sa mga Duterte. Senator Ronald De La Rosa, ewan ko kung ano pa ang dapat kong sabihin, pero malinaw po sa amin na hindi nyo po maiaalis na meron talagang motibo sa likod ng hearing na yan. Huwag nyo na po kaming bulahin na yan ay hearing in aid of legislation. Kung sinasabi ninyo na may mga batas kayong mabubuo tungkol dyan, alam na po namin yon. At dapat, kahit walang hearing na yan, alam ninyo na ang pagpapalik ng documents sa gobyerno, taasan ng parusa, ang pagpapakalat ng kasinungalingan sa harapan ng publiko, lalo sa panahon ngayon, taasan ng parusa. In short, regardless kung merong hearing o wala, dapat ginaganap nyo yung trabaho ninyo. Pero ano ang ginagawa ninyo? Ginagamit ninyo ang hearing na yan at dinadahilan nyo yung mga binanggit na natin kanina para lamang pangatwiranan ang kasinungalingan nitong si Jonathan Morales diyan sa hearing ninyo sa Senado. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Antonio Trillanes. Ng general public at nung hanay ng AFP. But so far, based on our information, wala pa pong sumasama sa hanay ng AFP kasi sa totoo lang, while maraming pagkukulang din naman itong Marcos administration, but generally, ako, I agree doon. Wala pang... I agree dyan. Hindi naman tayo bulag, mga tol. Eh. Hindi ako panatiko. Kung panatiko man ako, nag-iisip ako. Totoo yung sinasabi nitong si Trillanes kasi walang perpektong gobyerno. Marami pa rin pagkukulang si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung sasabihin natin na wala siyang pagkukulang, eh kasinungalingan po yun. Hindi po kasi kaya sa ngayon na lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino, eh 100% ma-address. Kapag kayo hindi na-address, ibig sabihin pagkukulang po yun. At yung pagkukulang na yun, dapat maipaalala natin from time to time sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At tingin ko naman, nakikita niya yun. Kaya nga every now and then, nag-a-adjust ng mga programa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Lalong-lalo na sa kung ano po yung pinaka-pressing issue na kinakaharap po natin sa kasalukuyan. Diyan po binabase most of the time ng ating Pangulo yung mga tinatawag na immediate na assistance na maaaring ibigay sa ating mga kababayang Pilipino. In fact, yesterday, ang ating Pangulong Bongbong Marcos nasa Sultan Kudarat at Cotabato at saka General Santos City. Doon po nagpahagi ang ating mahal na Pangulo ng tinatawag na presidential assistance. Millions of paycheck. Yung, tama ba yung, hindi pala paycheck, millions of financial assistance ang ibinahagi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po matugunan pansamantala yung kanilang mga pangangailangan. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Antonio Trillanes. Ang justifiable reason for intervention, no? Hindi pa sabihin nating tinatalikuran yung mandato ng presidente sa konstitusyon. We've been through some experience ano po na nag kay President Gloria Macapagal Arroyo. Ano yung tipping point para sa mga sundalo? Para sila eh bumaliktad o sumama. Kasi sabi niyo, opportunity to agitate the public. Pero sa mulat sa pool,
critical, yung armed services. Ano po? Ano yung magiging tipping point sa kanila? Issue? Corruption? High prices, etc. Parang bakit sila sasali? Alam niyo po, no? Incidentally, ito po yung thesis ko dun sa master's at ko. No? Aside sa personal experience ko, yan yung aking thesis, yung preventing military intervention. So, ni-research natin kung ano yung maging kausa, no? Yung mga kadahilanan na malalim kung bakit naguudyok sa sundalo na sumama sa mga ganito. So historically, nakita natin yung election cheating, that is one. Ito po, naging dahilan noong 1986 at pati yung Marine standoff, pati na rin yung sa Manila Pen, election cheating. No? Tapos yung corruption, no? Yan din po ang kadahilanan. Then yung ideological, yung dahil sa komunismo, yan yung mga tools nung panahon ni President Cory, yun yung mga dahilan. Iba't iba, dito sa EDSA 2, corruption din yung ginamit. No? Kaya yan yung mga historical na issues. Kaya nga, so far, wala pa tayong ganyan. No? Doon sa case namin sa Oakwood, yung state-sponsored na terrorism, na inutusan yung mga sundalo to inflict harm and death sa civilian sector, yan aside pa dun sa corruption at the time, no? So ngayon wala tayong ganon, walang malalim na kadahilanan, at yun ang reason kung bakit walang kumakagat. Tapos based dun sa aming mga nakakalap din ng mga impormasyon sa AFP, isang reason din is alam nila na pro-China si Duterte, no? Alam nila na leaning US si President Marcos. So ang AFP natin historically talagang may ano yan, strong ties with the Western allies natin, mga demokrasya, no? Kaya yun din yung kanila. At ito, naked power grab lang po ang sinasabi. Okay. Sasama sila sa ganyang pagkilos para iluklok sa pwestong muli ang mga Duterte. Alright. Hindi po ba trigger ng Chacha ang charter change? Sabi nila is baka maghantong sa no elections o term extension. Ito po ay pinapanok. Ginagamit din yan ng mga Duterte, di ba? Pero alam naman natin na hindi po yan sasakyan ng mga sundalo. Kasi political exercise po yan eh. No, yan din naman ang ipinaliwanag dito ni Antonio Trillanes. In short, mga tol, para makuha ng mga Duterte ang suporta ng mga sundalo sa kanilang binabalak na pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung meron talagang tunay na korupsyon, meron talagang tunay na panlilinlang na ginagawa ang Pangulo ng Pilipinas, o mabigat na kadahilanan. At lahat po ng mga yan, wala po sa kasalukuyan. Kaya wala pong nakikitang dahilan tayo, even si Senator Trillanes, na ang mga sundalo po natin babaklas sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga Duterte, hindi po sila titigil. Ganun pa man, ang gagawin ng mga yan, patuloy lamang pong magkikreate ng mga issue at sisikapin po nilang udyukan ang publiko, pero sa huli, hindi po sila magtatagumpay. Now, bago tayo mag-end, gusto ko lamang i-share po sa inyo yung quotes nitong si Edmund Burke. Ang sinasabi kasi ni Edmund Burke, tatagalogin ko na lamang, magtatagumpay ang mga masasamang ito kung tayo pong mga mabubuti ay wala pong gagawin sa mga ginagawa ng mga masasamang tao. At sa pamamagitan po na yan, dito sa social media in particular, labanan po natin ang mga mis at disinformation na ipinapakalat ng mga Duterte at ng mga DD sheets.